Good morning, mga kauno. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong life coach, ang inyong nutritionist, no? Mag-uusap-usap na naman tayo ngayon para unawain at alamin ang mga bagay na pwedeng makatulong sa ating kalusugan. Bago tayo magsimula, sumaati nawa ang pagpapala at ang pag-ibig ng Panginoon. Gabayan niya nawa tayo sa lahat ng ating mga pag-uusapan at maging kapaki-pakinabang ito sa ating buhay, no? So muli, ako po ang inyong lingkod, Jericho Mendoza. At gaya ng naipangako ko, today is September 25, 2020. Biyernes na po. Bukas po ay weekend, no? Ang topic po natin ngayon ay aalamin natin ang sintomas ng bato sa apdo. Paano ba ito maiiwasan? Ano bang klaseng disiplina? Ano bang klaseng diet? Ano bang klaseng mga food supplement ang pwedeng makatulong? Marami hong nagtatanong sa akin yan. Hindi ko na mabilang. No, kaya minabuti ko na gawin topic itong ating total wellness solution. Ito yung ano eh. Kumbaga, yan yung pinakapamagat nitong ating ginagawa. Makakaasa kayo na every Wednesday and Friday, meron tayong mga kakaibang mga topic na pag-uusapan. Bibigyan natin siya ng oras bago tayo tumanggap ng mga katanungan na galing sa ating mga kauno at sa ating mga hindi pa kauno na siguro nagpapasya pa silang mag-join sa atin. So bago tayo magtuloy-tuloy, no, mga kauno, may good news ako sa inyo, no? May ipapakita akong poster sa inyo bago ko banggitin, ay ipakita na natin kasi baka nakakalimutan na nila eh. No? Importante itong ipapakita ko na to kasi ngayon hong simula ng September, syempre busy tayo sa maraming bagay, nag-training tayo nitong nakaraan. Eh ang ganda, ito nakita ko kanina, sabi ko, oo nga, no? Ito na pala yung announcement natin, Pasko na! Grabe! At dahil malapit na ang Pasko, no? Eh malapit na rin ang ating sales rally. Mga kauno, ang bilis ng pangyayari, parang nung nakaraan lang nag-training tayo. Nung nakaraan lang nagsimula ang January. Nung nakaraan lang parang wala lang, no? Ang ating focus nung nakaraang Marso ay COVID-19, pero wala na. Kumbaga, nasanay na tayo sa ganitong new normal, adjusted na tayo. Abay, let's look forward, let's move forward, no? Sa mga kauno, malapit na po ang ating 2020 sales rally. So, ano pa ang hinihintay nyo? Hataw pa. Ang cut-off po natin ay sa darating na September 30, malapit na po. No, malapit na ang ating cut-off, kaya hataw pa tayo, no? Malapit na rin ang cut-off para sa pinakahihintay nating major awards tulad ng profit sharing, overall top earners, president award, and uno icon. Inuulit ko, no? Baka nakakawaglit kayo, nakakalimot tayo, no? Malapit na po ang Pasko dahil September na. O, konti na lang yan, eh. Hindi mo na mapapansin yan. Nagsisimula na. Talagang nag-uulan na, medyo malamig na ho ng konti ang panahon ngayon. Kaya hataw na tayo, mga kauno, no? At sipag-sipag, galaw-galaw para maganda ang ating kapaskuhan, itong ating taon ng 2020. Bagaman puno ho ito ng challenges, ang 2020 po ay napuno ng kung ano-anong klaseng mga challenges, no? Pero ganun talaga, hindi naman natin maiiwasan yon. Ang gagawin lang natin ay mag-adjust. So yun po ang aking magandang balita sa inyo. Lalo na sa mga kauno, malapit na ang cut-off, September 30, 2020. So ito na po, nagbabalik na po ang inyong lingkod, Jericho Mendoza. Ano nga ba ang mga sintomas nitong ating pinag-uusapan na to, no? Ano nga ba ang symptoms nitong ating bato sa apdo, no? Una, pag-usapan muna natin ano ba siya, no? Ano ba ang gallstone o bato sa apdo? Ito ho yung mga namumuong deposit, no? Sa digest na ng deposit ng digestive fluid sa gallbladder, no? Ang gallbladder ay maliit na organ sa kanang bahagi ng tiyan. Sa ilalim ng atay, ito ay nagsisilbing imbakan ng bile,
na kailangan para sa pagtunaw ng taba na sa ating bituka. Uulitin ko po mga kauno. Ang gallbladder o gallstone o bato sa apdo, no? Ito ho yung namumuong deposit. Deposito ho yan, namuong deposit, galing ho yan sa taba, no? Galing ho yan sa mamantika, kaya yan ang unang-unang-una nating iiwasan, no? Iba-iba ho ang laki ng gallbladder stone. Maaaring minsan kasing laki lang ng buhangin o parang butil ng bigas, maliliit lang, no? Pero sa inyong kaalaman, maaari po itong lumaki, no? Kung familiar ho kayo doon sa parang bola ng golf, ganun ho, pwede hong lumaki ng ganun kalaki ang gallbladder stone, no? Eh pagka ganyan nakalaki, no, eh masakit na 'yan. Ang mga taong may gallstone ay nakakaranas ng mga sintomas, kadalasang kinakailangan nito sumailalim sa operasyon, no, upang tanggalin natin siyempre yung bato sa apdo. Pero kung wala namang senyales na o nawala na yung mga tinatawag nating sintomas, yun yung iba nagdedesisyon na hindi na lang sila magpapa-opera. Kasi natanggal na doon sa daluyan yung bumabara doon sa duct, no, sa yung sa daluyan sa gallbladder, no. Ang mga sintomas eto, no, bago natin pag-usapan yung solusyon, pag-usapan muna ho natin yung mga nararamdaman, yung mga symptoms, no. Una, no, nagkakaroon ho ng bigla ang pagsakit, matinding sakit sa itaas na bahagi ng kanang tiyan dito. Dito po, dito. Sa may bandang kanan, sasakit ho ng matindi yan. Biglaan yun. Kaya biglaan yun kasi may bumara. No? Biglaan at matinding sakit sa itaas na kanang bahagi ng tiyan. Matinding sakit, no? Minsan sa gitnang bahagi, meron ka rin mararamdaman. Dito po mismo sa ilalim ng breastbone. Dito ho, oh. Di ba meron tayong breast, no? Yung breastbone dito. Napakatindi po ng sakit niya na para kang kinakabaga, na hindi mo maintindihan, na para kang madudumi, na hindi naman. No, masakit na masakit, para kang punong-puno ng hangin ng tiyan mo, pero para kang mauutot, pero hindi naman. No? Parang gano'n ang pakiramdam, hindi mo maintindihan. No? Tumutugon yan hanggang likod dito sa may kanang balikat. Yan ang mga masasakit. Ito, pag nararamdaman nyo, medyo masakit ang kanang balikat. Dito sa may gitna, sa may breastbone, tsaka dito sa gilid, sa may kanan. Nako, eh malaki-laki po ang posibilidad na gallbladder stone ho yan. No? Kumbaga, tumatagal ho yung sakit ng mga ilang oras, no? Ilang minuto hanggang sa isang oras. Unang-unang advice ko po dyan, kapag nararamdaman nyo na pong madalas yan, inuulit ko po, ano? Kapag sumasakit po itong kanang bahagi, dito sa may itaas ng tiyan, dito sa may buto, hanggang gitna, dito, nakikita niyo po ba ako sa video? Yan, hanggang dito sa gitna. Tapos tumutugon hanggang balikat. No? Hanggang dito sa balikat natin. Makikita niyo po yan. Pag yan ay laging nararamdaman, mga 5 minutes, 10 minutes, minsan pag medyo matindi na hanggang isang oras, pag yan ay nararamdaman nyo ng madalas na, halos araw-araw na nararamdaman nyo yan, eh mga kaibigan, unang-una, makapagpa-check up na tayo para malaman natin eksakto kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. No? Yan ba talaga, eh magpapa-ultrasound ka dyan eh. A-advisean ka ng ultrasound dyan eh. Mag-a-advise sa mga doktor sa'yo na dapat makita, malaman ano ba yung, kung meron mang gallbladder stone, malaman yung size, no? Malaman kung ito ba ay immediate na kailangan ng tanggalin yung inyong mismong apdo, yung mismong gallbladder, no? Yung mismong kumbaga yung ating gallbladder tatanggalin na, no? Pero sabi ko nga sa inyo, may mga ilan tayong mga paraan para ito po ay medyo ma-prevent, no? Para po ito ay ating malaking tulong. Makinig po kayong mabuti. Madami na po akong natulungan sa ganitong klase ng procedure, no? Ulitin ko, pag nararamdaman nyo, sumasakit ang tiyan nyo, ha? Malimit, kanan hanggang gitna. Inuulit-ulit ko po sa mga bagong tune-in, ano? Masakit po ang kanang bahagi dito sa may itaas, dito, breastbone yan, patungo sa gitna.
umaabot ho ang sakit niyan hanggang dito sa balikat, no? Sumasakit yan. Pag madalas na po ninyong nararamdaman yan, no? Kasi pwede mong maramdaman yung ganong sakit pagka medyo nasobrahan ka ng kain, pag medyo bagong kain ka, tapos ikaw ay naglakad na agad ng malakad, ng mabilis, no, sasakit yon. Pero kung wala namang aktibidades, no, bigla na lang siyang sumasakit ng matindi, tapos nagiging madalas na po ang pagsakit nito, eh mas malaki ho, nakakalamang na, na yan nga po ay bato sa abdo. No? Ano ba ang mga food supplement, ano bang klaseng diet program ang ating pwedeng maitulong dito sa ganito? No? Paano ba natin to mai-eliminate, no? Paano ba natin matutulungan? Kailangan nating mag-flush, no? Kailangan nating sabi nga yung gallbladder flush, lilinisin natin, ipa-flush natin yung palalambutin natin yung stone. Pwede kasing lumambot 'yun. Normally, ilalabas mo 'yun sa pagdumi o sa pag-ihi, mailalabas mo 'yun, no? So paano? Paano ba tayo mag-gallbladder flush? No, paano ba? No, yung ating gagawin na procedure. So makinig mabuti mga kaibigan. Unang-una, ito po ano, bawal na po sa inyo ang mga pagkaing ginamita ng mantika. Ano mang pagkaing pinirito, ginamita ng mantika, lalo na yung mga pritong patatas, mga sichirya, pritong manok, pritong karne, pritong isda, no? Mga adobong mamantika, no? Eh bawal na ba? Yan nga ho ang pinanggalingan noon eh, mga namuong deposit sa ating mga namuong deposit sa gallbladder, no? Kaya nagpo-form siya na stone, no? Bawal na bawal po ang mantika sa inyo, no? Iiwasan ho muna natin ang red meat. Makinig mabuti. Ang red meat, bawal muna. Huwag muna tayong kakain ng mga masyadong mahirap tunawin. No? Kakain ho tayo most of the time yung hilaw na gulay, mas maganda. Ako, ina-advise ko, huwag ho kayong kakain ng luto na repolyo. Malakas ho kasing mag-absorb ng mantika ang mga gulay pagka ito ho ay overcook. Halimbawa, repolyo. Malakas po mag-absorb ng mantika yan, lalo na yung repolyo sa nilaga, yung repolyo po sa ulam. Yan po ang nag-a-absorb ng mantika, kaya pag kinain nyo yan, sasakit bigla ang tiyan nyo. Bawal na bawal po sa inyo ang repolyo na luto. Pero, napakainam ng repolyo sa inyo, pag nararamdaman mo yan, kapag hilaw naman. So makinig mabuti. Sana ito'y makuha ninyo. Importante po ito mga kauno. Napakahalaga po nitong ating pinag-uusapan. Magpa-flush po tayo, no? Gallbladder flush, no? Magtatanggal din po tayo ng fatty liver kasi yan ng mga nag-fatty liver ka na, dumami na yung mantika mo, nabalot ng taba ang liver mo, pupunta na yan sa abdo, no? Sa gallbladder. Makita mo yan, magpo-form ka na ng kid ng gallbladder stone. Bigla-bigla na lang yan, gugulating ka, biglang sasakit. Sa totoo lang, madalas wala po itong sintomas, bigla na lang sumasakit. No? At yung pagsakit na yon, yun na nga yung tinatawag nating symptoms. Nasasakit ng matindi na parang grabe, hindi mo maintindihan yung sakit na yan. Napakasakit talaga, kaya mapipilitan ka talagang pumunta ng ospital eh. No? Ano ang gagawin? Una, disiplina. Inom po tayo palagi ng maraming tubig. Inom nang inom, mamayaan nyo mag-ihi kayo. 8 to 10, 8 to 12 glasses of water a day. Makinig kayo mabuti mga kauno, napakaganda ho nitong ating discussion. 8 to 12 glasses of water a day. No, maganda po ang pakwan sa mga ganyan, pakwan. Yung pakwan, kakain ka palagi ng pakwan. Kung gusto mong i-blender yung pakwan, mas mabuti para marami kang mainom. Alkaline yun. Sabaw ng isang cup lang, mga 150 grams ang isang cup. So, dieta muna tayo. So, maglulose ka ng weight. No? Maglulose ka. Normal ho yun. Malulose ho natin yung weight ninyo. No? Yung inyong timbang. Papayat pa. May maganda pang epekto yan. Papayat ka.
mantika, tatanggalin natin. Red meat, yung mga karne ng baka, karne ng baboy, na, lalo na mga pinirito, aalisin muna natin yan. Walang pinirito, walang sitsirya. Mag-high fiber diet tayo. At ang habiling ko, huwag kayong kakain ng gulay na luto. Lalo-lalo na yung mga okrang lutong-luto, no? Okrang luto, repolyong luto, no? Mas maganda hilaw yun, kakainin mo. So binawal ko yung luto, pero pag hilaw, advisable. Sobrang ganda nun. Tubig, 8 to 12 glasses of water a day. Magpa-flush out kasi tayo, magpa-flush tayo eh, no? Ihi ka ng ihi, no? At kapag marami kang fiber na kinakain, madudumi ka. Tapos eto, yung repolyo, no, bibili ka ng repolyo, maganda, sariwa ang mabili mo, i-1/4 mo, hatiin mo sa apat. No? Hatiin mo sa apat. Tanggalin mo lang yung medyo matigas, may matigas sa gitna yon. Tapos lagay mo sa blender, lagyan mo ng isang basong tubig, lagyan mo ng isang mansanas na sariwa, no? At mahalagang mahalaga po ang apple cider vinegar, mga dalawang kutsara, no, lagyan mo. Kung meron kang kung meron kang olive oil, kahit isang kutsara, pwede din lagyan, no? Pwede lagyan 'yon. Tapos i-blend mo. Blender mo, pagka na-blend mo 'yon, nadurog na 'yon, mukha siyang yogurt, malapot 'yon. No? Malapot 'yun. Ako kasi ginagawa ko 'yun pagka naglilinis ako ng kapag na gusto kong halimbawa magbawas ng mantika sa katawan, ginagawa ko 'yun. Hindi naman wag mo namang intayin na magka-gallbladder stone ka bago mo siya gawin. Pwede mo siyang gawin kasi unang-una pagkain lang naman 'yun, gulay 'yun, repolyo, mansanas, apple cider vinegar, dalawang kutsara, no? Isang basong tubig. Kung meron kang olive oil, lagyan mo ng isang kutsara. No? Pwede, no? Pagka nadurog mo 'yon, kainin mo lahat, no? Kainin mo kung kaya mong inumin, medyo malagkit siya, no? Medyo para siyang yogurt, malapot. Kaya ako kinukutsara ko siya, no? Kainin mo siya empty stomach. Gagawin mo 'yon sa umaga. Gagawin mo ulit 'yon sa tanghali at gagawin mo ulit 'yon sa gabi. No, 3 times a day. Subukan mo muna siyang gawin sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos ng 2 linggo, magpa-ultrasound ka para ma-check mo kung yung gallstone na nakita nung una ay lumiit ba, nadurog ba. May makikita pa rin silang gallstone pero baka dumami na. Ibig sabihin ng dumami, nadurog. Lumiit na, no? Kapag lumiliit, nadudurog, lumalambot, yun, hindi mo na mararamdaman yung sintomas. Hindi na sasakitan tiyan mo. Na, hindi na sasakit. Ngayon, anong food supplement ang magandang kapartner nung sinabi ko? Makinig kayo mabuti, mga kauno. Importante to, no? Para mahal po ang maopera. Pag gallbladder stone, mahal yan. Ang food supplement, unang-una, importante ang virgin coconut oil. Kanina pinagamit ko kayo ng olive oil, importante rin ang virgin coconut oil, no? So mga ganyang case, 3 times a day na virgin coconut oil, sobrang ganda. Sabaw ng buko nga, maganda rin eh. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, sabaw ng buko, nakakatulong din 'yun eh. Yung virgin coconut oil 3 times a day. No? Crypto organic, mag-cleansing kayo ng crypto. 4-4-4. 4 sa umaga, tanghali at gabi. No? Pwede ba 'tong kasabay ng procedure na sinasabi ko? Pwede. No, pwede pare-pareho ang pagkain 'yon, alkaline lahat 'yon, kaya wala ho kayong problema. No? So, virgin coconut oil, no? 3 times a day. Crypto organic, no? 4-4-4 a day. Tapos pwede ho tayong magbigay diyan ng acai berry, no? Acai berry 30 ml 2 to 3 times a day. Kung wala po kayong acai berry, pwede po kayong uminom ng Sante 8 berries 2 to 3 times a day. Makakatulong 'yun. Tapos Ultima C 211. Yan ho yung maganda na pwede ho nating magamit pagka ganyan ang kondisyon ninyo. So,
Ultima 211, no? Ang atin pong BCO 111. Ang Crypto Organic 444, no? Ang atin pong Sante 8 Berry, no? 2 to 3 times a day, o kaya yung ating Acai Berry na 30 ml 2 to 3 times every day. Kaya napakainam po niyang kumbaga, yan po ang isa sa pinakamatipid. Eh kaysa maoperahan ho kayo agad, kung kayo po ay umiiwas maoperahan, kung kayo po ay, hindi ko naman ho sinasabing pag sinabi ng doktor na kailangan ka ng operahan, hindi ko naman sinabing kontrahin mo. Ang akin, pagka nakakaranas ka na ng medyo sintomas, no, nakaranas kang minsan, biglang sumakit yung kanang bahagi, bandang itaas, tumutugon hanggang balikat. Tapos yung gitna dito sa may breastbone mo, masakit na para kang may kabag na hindi mo maintindihan. Tapos manararamdaman mo twice a week na, three times a week na. Kapatid, yan ay symptoms na. Symptoms na yan. Para malaman mong eksakto, maganda makapagpa-ultrasound ka. No? Pero pag nararamdaman mo na yon, yung mga sinabi ko, una, lahat ng sinabi ko, pagkain yun. Puro pagkain yun. No? Magtatanggal ka ng masyadong maraming mantika, ng maalat, no? Iiwas ka na sa muna sa matatamis, sa lahat ng sitsirya. So mag-high fiber food tayo, no? 'Yun yung sinabi ko kanina na kakainin mo ng umaga, yung repolyo, mansanas, apple cider vinegar, kung meron ka pang olive oil, lagyan mo ng isang kutsara, apple cider vinegar, dalawang kutsara, no? Gagawin mo 'yon ng i-blend mo 'yon ng umaga, tanghali at gabi. Gagawin mo 'yon sa loob ng 14 na araw. No? 2 linggo, bali. Makikita mo 'yon. Pagbalik mo, magpa-request ka ulit ng ultrasound, pa-check mo. At kung hindi mo naman na nararamdaman yung symptoms, malamang-lamang na 'yon, lumambot na 'yon, lumalabas na 'yon unti-unti. Hindi ko na rin nga mabilang kung ilan yung mga tao na natuwa na ganyan ang ginawa, no, na nakita nila supplement, tapos tamang diet. Tapos kung kaya mong laging pinapawisan, medyo mag-jogging ka sa umaga, nakakatulong din yun. Alam nyo ba, ang katawan natin pag tayo po ay wasto ang exercise, wasto ang tubig, maayos ang pahinga mo, maayos ang nutrition mo, yung katawan mo nagre-repair ng kusa. Ine-expel niya o nilalabas niya yung mga bagay na hindi mo kailangan, yung mga dumi. Yun ang maganda ron. Sana nakuha niyo po yung importanteng mensahe ko dito sa topic natin na paano ba maiwasan o ano ba yung mga sintomas ng bato sa apdo, paano ba makakatulong ang mga produkto ng Uno sa tamang diet, no? Tamang diet, tamang food supplement, no, disiplina, makikita ninyo, no, yung apat na products natin. Crypto, ulitin ko, no. Maganda makapakita natin yung wala diyan, IT yung Acai Berry 30 ml, no. 2 to 3 times a day. Kung wala kayong Acai Berry, pwedeng Sante 8 Berries 2 to 3 times a day. Virgin coconut oil 3 times a day. Ultima C 211, dalawa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. Tapos Crypto Organic 444. Tapos yung sinabi ko kanina, yung procedure. Sa mga ka-tune in lang, mga kababayan, mga kauno, naibigay ko na po yung mga ilang impormasyong mahalaga. Paano ba tayo makakaiwas sa bato sa apdo? At para po ma-review nyo itong video na to mamaya, no, pagkatapos natin, pwede nyo namang i-review. Naka-post naman yan sa ating page. At ipopost ko din po ito sa aking YouTube channel, Jericho Mendoza. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe ng ating YouTube channel, sa Jericho Mendoza YouTube channel, inaanyayahan ko kayo, i-subscribe nyo. Tapos i-click nyo yung, bell. Yung bell, no? Para pag nagbibigay ako ng bagong video, na-advise kayo, nanonotify kayo. Yung notification bell. So, yon. At the same time, ito kung lahat ng mga pinag-uusapan natin na to, ay ano po, ito, nakapost din sa ating health guide, no?
sa Jericho Mendoza Health Guide. So ibig sabihin, lahat po ng ating mga pinag-uusapan, ito po ay naka-record. No, lahat po 'yan. Kaya wala nga dahilan para hindi mo alam ang sagot, kasi meron po tayong mga available information sa lahat po ng platform. YouTube, Facebook, no? Tsaka meron po tayong mga information na makukuha diyan sa ating UNO mismo, sa UNO website natin, doon sa ating Facebook page makukuha din natin. So yun po mga kauna, sana po ay matulungan kayo nung aking diniscuss na yon para at least mabawasan po ang ating intindihin sa buhay. Mahal po ang maopera. Mga kababayan, napakamahal po ang maopera. Sobra. Kaya mag-iingat po tayo. Magastos yan. At saka delikado. No? Napaka-delikado niyan. Kaya, so yun. Sana po ay nakuha ninyo. So pupunta na tayo ngayon. Sasagot na tayo ng mga tanong. Yan. Pero bago tayo sumagot, habang nag-iintay po tayo ng mga magtatanong, okay, bumati muna tayo sa ating mga taga-subaybay. Ito na, Andy Berdin. Good morning. Say hello, Andy, no? Nandiyan si Olive Ilagan. Good morning din sa iyo, no? Nandiyan si Maricel Rason Bernaldo from Saudi. Good morning sa iyo. Hello sa inyo diyan, no? Hello sa mga taga-Saudi. Nandiyan din si May Falcon, no? Hello May. Evelyn Mutla. No, Voltage. Good morning sa mga taga, mga Voltage, no? Yan na, nandiyan si Shell Moreno at marami pang iba. Nandiyan din si May Falcon, watching from Hong Kong pala to, no? Team Eagles, Team Golden Eagles. So meron tayong taga-subaybay na Saudi at meron tayong taga-subaybay na nasa Hong Kong. At eto, masipag nating mga leader, si Romeo Asierto. Kuya Romy, hello sa iyo dyan. At nandyan si ating leader, ang magaling na leader from Cebu, Christopher Buscato. Hello sa mga taga Cebu, lahat ng Red Lions ng Cebu. Hello sa inyong lahat. At yun, ang dami. So eto, palagi ko may mga pumasok ng tanong, may nakita na ako. Eto, no? Si Pedelina de Ocampo. Unahin na natin si Pedelina de Ocampo. Siya yung una kong nakita, no? Good morning po, coach. Tanong ko lang, anong maganda sa osteoporosis? Babae, masakit daw po ang likod niya. Nag-curve na ang likod, 78 years old. No? Naku, nakuba na to. Acai berry, 3 times a day, 30 ml stomach. Binabasa ko lang po yung sinabi niya, no? Empty stomach, 3 times a day, grapes in that ultimacy, 211. Okay. So kung binibigyan mo na siya niya ng acai berry, ng ultimacy, at saka grape seed, dagdagan mo na po ng crypto para mataas ang calcium. No? Kailangan niya po ng mga natural calcium. Galing po sa green foods. No? Kung kaya pa niyang magkakain ng kahit anong green, talbos ng kamote, no? Kangkong, malunggay, matataas ang calcium niyan. Nakakatulong yon. Yung ibinibigay nyo na po, Ate Pedelina, no, yung grapeseed, acai berry, tsaka po itong sinabi nyo rito ay grapeseed, ultima, tama na po yon. Dagdagan nyo po ng ano, crypto organic, 444. Sana nakuha nyo po ang sagot ko. So, watching from Kalinga, si Krisha Latagan. Hello sa inyo dyan, from Kalinga, layo, no? Hello po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo. Watching from Singapore, meron tayo si Risa Latumbo. Lisa J. Latumbo. No? Ay, nanonood siya. Ay, si Ate Marimar. No? Nanonood rin. Ate Marimar Balushi. Hello po, Ate Marimar. Na-miss ko na kayo. No? Tagal po natin hindi nagkikita-kita. So, eto na. No? O, hanap ulit tayo ng isang tanong. Puro pagbati yung nabasa ko. Eto. Vicky Bernabe. So may tanong si Vicky. Vicky, makinig ka, no? Tanong ko lang po, coach, anong food supplement natin? Naku, nawala. No, anong food supplement po natin maganda sa friend ko na may depression, no? Depressed dati at stress. Meron po pero ngayon okay na po siya. Okay na pala siya eh. Pero maganda sa mga ganyan, ano, yung mga nadidepress, na dumanas ng depression, na stress, ng nalulungkot, no? Ang pinakamaganda diyan, lagi kong sinasabi, crypto. Ang crypto organic, meron itong lysine. No? Ang crypto organic, meron ho itong lysine na maganda ho ito
sa pagpabababa ng cortisol level, no? Ito bubuksan ko. Ano ba yung cortisol? Ano ba yung cortisol level, no? Ano ba 'yun? Ang cortisol tumataas 'yun pag ikaw ay nadidepress, pag ikaw ay nai-stress, pag ikaw ay nagagalit, pag ikaw ay nag-aalala, tumataas po ang cortisol level. Kapag tumataas ang cortisol level, no? Ang nangyayari po mga kababayan, nasisira ang internal organ. Pagka tumataas po yung tinatawag nating cortisol level, no? Cortisol, ang tawag sa cortisol is stress hormone. Ito may ipapakita ko sa inyo, no? Napakahalaga nito para at least ano lang, importante lang ito para at least nagtanong kanina. Ayan, ito. Ito, i-share screen ko. IT, sorry, ano, na biglaan tong tanong niya na to. Mabilis lang to. Yan. Sana makita mo to. Ayan. Ayan. Na. Sana makita to. So, nakalagay dyan, no? Itong ating... may mga nakalagay kasi sa screen. Naku, hindi pala kasya. No, nakita ko hindi kasya. Anyway, inuulit ko, ang crypto-organic, napakaganda dyan, Vicky. No, Vicky Bernales, Bernabe pala. No? Sa mga taong nadidepress, ang lysine o yung importanteng ingredient ng crypto-organic, yung lysine, ito yung tumutulong sa anxiety, sa depression, sa stress. Kasi nga, ang anxiety... eh yan ang sumisira ng ating katawan. Pinapahina ang ating resistensya, ang anxiety, stress. Bakit? Ang nangyayari, tumataas yung cortisol. Yung cortisol level, yung stress hormone. Pag tumataas ang stress hormone, unti-unti nasisira liver mo, ang kidney mo, humihina ang puso. Kaya makita mo yung taong laging nag-worry, laging galit, sakitin sila kasi mataas ang kanilang cortisol level. So yun, ang sagot ko sa'yo, sana nakuha mo. So maganda, makapag-ano ka. Maganda, makapag-undergo ka ng crypto-organic. 4-4-4, i-advise mo doon sa sinasabi mong kaibigan mo na nag-undergo ng depression. So eto, no? Marie Chris Elida. May tanong si Marie Chris Elida. Coach, ask ko lang po, pwede po ba ang Ultima C Crypto Organic sa may G6PD? At ano po ang magandang i-recommenda sa bata na may G6PD? Ang madalas magtatanong sa akin ito, sinagot ko ito nung nakaraan, ang gusto ko lang malaman ngayon, ano bang edad nitong bata? Baka infant pa to, no? Ano bang edad nito, Marie Chris? Paki-message mo ngayon. Anong edad nitong may G6PD? Para mabigyan kita ng eksaktong sagot para sa'yo. No? Virginia Martinez from Riyadh, Saudi Arabia. Good morning, coach. May tanong siya. Ako nga pala si Virginia Martinez. Dito pala ako sa Riyadh, Saudi Arabia. Coach, nagdudugo kasi ang ilong ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ganito, no? Virginia Martinez. Ang pagdudugo ng ilong, depende kasi yan sa temperatura mo dyan. Baka paiba-iba na. Ano, malamig na yata dyan ngayon sa Riyadh. Kasi dyan sa Riyadh, pag mainit, sobrang init. Pagka malamig, sobrang lamig naman. Extreme dyan, no? So, kaya nagkakaroon ng balingoy-ngoy o pagdudugo ng ating ilong. Para mataas ang resistensya mo, nakakatagal ka sa ganyan, ang advice ko kagad sa'yo, mag-take ka kagad ng acai berry. No, tulungan mo, lalagyan mo ng yelo, no? Yung malamig na towel o magkaroon cold compress, lalagyan mo dito sa may noo mo, no? Maglalagay ka para ma-regulate natin yung temperature mo. Tapos mag-acai berry ka. Ang acai berry, maganda ang protein noon, maganda ang ano noon, maganda ang ability ng acai berry sa mga ganyang balingoy-ngoy, no? No. Ginagamit nga ito ng mga athlete, ginagamit siya ng mga mahilig sa yung mga heavy lifter, no? Yung nagli-lift, yung mga lifter na mga kasi matindi ang ano niyan. Ang ability ng acai berry sa mga mahihina ang immune system. Muscle building, pain reliever, no?
Meron pa siyang tinatawag na para hindi ka basta-basta na-dehydrate. Meron siyang electrolytes na maganda sa katawan para yung tubig ng katawan mo namiminti na mo. Hindi ka agad basta-basta na-dehydrate, no? At the same time, importante yan sa mga ganyan na mahina ang resistensya pagka nagdudugo ang ilong. Yan ang inirekomenda natin. Itong acai berry, 30 ml, kahit twice a day lang, Virginia. So maganda, dapat makatake ka nito ng ating acai berry. Kain ka rin lagi ng grapes, no? Mga berries, kakain ka dyan. Marami naman sa Saudi niya na tinda. No, sa Middle East naman, maraming mga prutas naman sa mga nabibilan dyan. Sana nakuha mo, Virginia Martinez, ang aking sagot sa'yo. Watching from Pangasinan, no? Si Randy Fernandez. Hello sa mga taga Pangasinan. Hello sa inyo. Yun. Eto, si Erlinda Asuncion. Blessed morning, coach. Ano pong pwedeng na product yung lagi pong umiihi kahit hindi gaano sa tubig? Hirap po kasing magbiyahis ng malayo. Okay, pagka nag-iihi, no? Normally, problema yan ng mga taong tumataas o nagpa-fluctuate ang sugar. Ihi ng ihi. O kaya naman sa lalaki, yung ano, yung prostate problem, no? Sa babae naman, yan yung nagbabalisaw-saw, no? Kaya ihi ng ihi. So ganito po, no? Pagka lagi kayong umiihi, nahihirapan kayong umiihi, magpa-check kayo ng blood sugar, no? Check agad ng blood sugar, tapos tignan ninyo pagka 100 na ang blood sugar ninyo, nag-fasting kayo, 100, nako, medyo nasa borderline tayo. Sa lalaki naman, no, pag prostate problem, normally umaabot yan pagka 40 anyos ka na pataas. Nagkakaroon na ng problema ang ating prostate gland. So mahalaga dyan, makapag-undergo tayo ng cleansing na kagad. Mahirap kung umihi ng dugo. Erlinda, kung lalaki yan, no, nahihirapan na ihi ng ihi. Ang hirap kasi pag prostate gland, ganito po, makinig kayo mga kalalakihan. Ano? Yung umihi ka, halimbawa, naihi ka. After ilang minutes, 30 minutes, 1 hour, maiihi ka na naman. No? Yung ihi mo, minsan kailangan mo pang iiri. Ibig sabihin noon, medyo kailangan ho nating magpatingin sa mga espesyalista para hindi na humauwi. Pwede mauwi ho kasi sa cancer yung ganyan. Napakahalaga po na malaman kaagad natin. Pero halimbawa, no, wala namang pagkakataon, hindi nakapagpa-check up. Gusto nyo na mga immediate, mga kumbaga, immediate na pwedeng makatulong. No? Ang akin hong rekomendado sa ganyan, mag-undergo agad ng cleansing. Ang pagki-cleansing po is kasi hindi naman natin alam diabetic ba siya, may prostate, hindi ko nga alam kung babae o lalaki. So, ang aking recommendation sa ganyan para sa overall health. Para maayos po, kung may UTI man 'yan, nagbabalisaw-saw, no? May prostate problem, no? Mag-cleansing ka na. Yan, nasa harap niyo na 'yang cleansing, 'yang apat. Ultimacy 211. Crypto Organic 444, zinc with vitamin D 2 times a day, and virgin coconut oil 3 times a day. Pag sinabi yung overall health, no, buka-buuan yun. Lahat yun, naglilinis ng kidney, ng liver, ng lungs, ng bituka, ng circulation, inaayos ang circulation mo, at inaayos ang heart rate mo, ang pulse rate mo, pinapalinaw ang mata, pinalalakas ang good cells, anti-cancer ho yan. So yun ang maia-advise natin sa mga ganyang mga, ang tanong po ay medyo broad, medyo general. So yun. Sonia Gelasio, no? May tanong si Sonia, mga bago tong mga manonood na to. No? Good morning, coach, watching from Riyadh. No? Riyadh ulit ito. Marami tayong suki sa Saudi, ah. Nakangina, Saudi, ngayon Riyadh, no? Pero parehong ano yun, pareho yata ang Saudi, tama, Saudi yun. Tanong ko lang po, sumasakit ng kanan taas ng singit, ano po kaya ang magandang gamot? Singit ba to, tama? Kanang taas ng singit, ano kaya ang magandang gamot? Ganito, no, ang food supplement na maibibigay natin sa ganyan, pain, kasi may pain sa singit, no? Baka hindi natin alam kung anong pinanggagalingan yan. Ang pain reliever na natural, acai berry. Acai berry, 30 ml 2 times to 3 times a day.
Tapos magdurog ka ng luya. Ako, pagka ganyan may mga nararamdaman, masakit ang kilikili, masakit sa singit, na parang magkakaroon ka ng parang meron kang ang tawag dito, yung sakit na parang tumutusok, no? No? Yung pagka nagkakaedad ka, 40, 50, nararamdaman ng tao yan eh, no? Ang akin nung nire-recommenda, yung acai berry, tsaka po luya. Yan ang mga natural pain reliever. Nandito ho tayo sa Uno Live, kaya puro natural ho tayo, no? Luya, durugin mo. No? O kaya, i-blender mo yung luya. Lagyan mo ng warm water. Abay, magaling yan sa sakit ng ulo. No, maganda yan sa mga ganyan. May mga sakit sa kasukasuan. No, yung sa singit, baka mayroong parang kulani. Yun, yung gusto ko sabihin. No? Nakakatulong yun. Sobrang laking tulong nun. Acai berry laluna, sobrang laking tulong yan. Sana nakuha mo, Sonia, ang sagot ko sa'yo. No? So watching from Taiwan, nakakarating pa tayo sa Taiwan. Nandiyan si Mawak Lontok Linibe. Yun. Okay. Sherwin Pam Makinanya. Makinyana. No? Sherwin Pam Makinyana. Tama. Tama ang basa ko. Hello po, sir. Ano bang maganda para sa madalas na... Ano yan? Ano po ang maganda para sa madalas magdumi o tumae, magpupo, no? Ayun, Sherwin. Pagka madalas dumumi ang isang tao, no? Nag-ELBM, no? Nahihira akong baga, lusaw palagi ang dumi mo. Ang recommendation ko diyan, pakainin mong bayabas, no? O kaya duhat. Kung ngayon ang duhat madalang na, no? Bayabas o kaya duhat, yan ang mga magandang ano eh, magandang solusyon niya sa mga madalas mag-LBM. Tapos kapag yan tao na yan laging sira ang tiyan, marumi bituka niyan. Anong pinakamagandang panlinis ng bituka para ma-regulate natin? Crypto organic muna agad tsaka ultimacy. Ultimacy, no? Ang ultima para mas absorb mo, lagay mo sa tubig. 2-1-1. Dalawa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. Lagay mo sa tubig. Lalagay mo sa isang baso na may tubig. Tubig. Lagay mo yung ultima. Tanggalin mo sa capsule. Haluin mo para mas absorb mo. Tapos crypto organic 444. No? Makakatulong yun para yung mismo, madalas mong pagdumi, mare-regulate yun. Kasi kung meron kang bacterial infection, baka mamaya... Kung kaya mo pang lagyan ng virgin coconut oil, lagyan mo 3 times a day. No? 3 beses araw-araw na virgin coconut oil. Pero pinakamatipid, ultimacy, 2-1-1, crypto organic, 444. Yun. Sana nakuha mo ang sagot ko sa'yo, Sherwin. O may tanong pa dito. No? Doc, anong pwedeng inumin pag may bukol sa ngalangala sa bunganga? No? Sa mga ganyan po na mayroong singaw sa bibig, no? May singaw sa bibig, may mga parang bukol sa bibig. Ang lagi ko nga pong sinasabi para humaiwasan natin yung mga ganyang pagkakaroon ng mga mouth ulcers, mga singaw sa bibig, mga parang bukol, yan po ay mababa ang vitamin C tsaka mababa ang vitamin B complex. So combination po ng crypto organic tsaka po itong ating ultimacy. 2-1-1, no? Na ultima, 444 na crypto organic. Sana nakuha mo ang sagot. No? Yun ang ating... Yan, meron tayong update dito. Maria Rowena Villegas Dienso. Kanina lang kausap ko to eh. Nag-message siya sa akin tungkol sa isang 40 anyos na meron yatang problema sa mata. So tama yung inirekomenda mo. Nag-reply ako. So basahin natin yung kanyang update. No, ito. Yes, coach. Tested and proven po ang cleansing protocol natin. Yung 14 days diet, 3 gallstone at cyst sa ovary ang lusaw in 3 weeks. Galing, no? No oily, salty, and processed food. Nakasave siya ng 180,000 para sa operasyon. Kaya very thankful sa Uno product. Maraming salamat, Maria Rowena Genso, sa update mo. Tamo nga, oh, 180,000 pala ang bayad sa ganyang operation ngayon. Abay, pag hindi ka nakahanda, medyo malaki-laking halaga yan. Salamat, Maria Rowena, no, sa mga nanonood, no? Yun ho kasing ginagawa kong protocol na yon. Na yung pinag-usapan natin kanina tungkol sa ating gallbladder, yun ho ang lagi kong nare-recommenda. So sa mga kachuchunin lang at hinahabol nyo yung topic natin ng gallbladder stone,
maya-maya po, pagkatapos nitong Uno Live, ay i-rewind nyo to sa Facebook natin. Nakapost naman ito para mapanood nyo ng buo, para ma-advise kayo kung meron man ho tayong problema sa gallbladder. So, yun. Eh, meron dito si Cherry Bagsik. Cherry Bagsik. Hello po, coach. Ano pong supplement para sa diabetic at may fatty liver? Nako. Eh, yun na yung narekomenda ko kanina. Kaya fatty liver ka, diabetic, eh, prone din niya sa gallbladder stone, yung mga ganyan. No? Ano yung rekomendasyon natin kanina? Makinig ka mabuti, Cherly. No? Cherly? Cherly Bagsik? No? Crypto Organic 444, Ultima C 211, Virgin Coconut Oil 3 times a day, tapos yung acai berry 30 ml 2 to 3 times a day, o kung wala kang acai berry, pwede yung capsulated, yung ating Sante 8 berries 2 to 3 times a day. Cherry Bagsik, Cherly Bagsik. Sana nakuha mo yung aking sagot sa iyo. So yon. So hanap pa tayo ng marami pang tanong dito. Yan. Ha. Negros Occidental. Si Jimmy Torres. Hello sa inyo diyan, taga Negros Occidental. No? Salamat coach, sumasakit pag nagko-constipate ako. So, sige Sonya, no, gawin mo na kagad yung advice ko sa iyo, yung in-advise ko sa iyo kanina. Okay, coach, ano pong magandang gawin sa hindi regular ang menstruation? Salamat po, Shell Moreno. Shell, makinig kang mabuti nung nakaraan tinapik natin to sa mga hindi tama ang menstruation niya. May in-advise ako, makinig kang mabuti. No? Una, importante sa'yo, sa umaga, empty stomach, eto, no, lima yun eh, lima. Celery, pipino, green bell pepper, ampalaya, tsaka carrots. Hilaw lahat ha, hilaw. Sa mga irregular po ang menstruation dyan, mga kababayan, no? Sa lahat ng ating mga kababayan Pinay, mga kauno, celery, pipino, green bell pepper, ampalaya, tsaka carrots. Hilaw lahat yun ha. No? Little of everything. 1/4 ampalaya, 1/4 carrots, isang pirasong stock ng celery. Maliit lang, no? Konti lang. Lagay mo sa blender, lagay mo ng isang basong tubig, blend mo yon. Yun ang breakfast mo lang sa umaga. Sobrang healthy nun. Hindi lang ovario, hindi lang bituka, lilinisin yan. As in talagang napakaganda niyan. Sobra. Immune system booster yan, magre-regulate siya ng hormone. No? Iaayos niya yung hormonal imbalance. No? Makakakorek yan. Tapos kakain ka ng okrang steam sa gabi o kaya mga talbos sa gabi, kakain ka nun. Bawas-bawas ka muna sa mga processed meat, no? Bawas-bawas sa mga pritong manok, no? Bawas-bawas ka, Shell. Tapos mag-cleansing ka, no? Mag-undergo ka ng cleansing. Itong bagong protocol natin ng cleansing na to, itong Ultima C 211 Crypto Organic 444, zinc with vitamin D 2 times a day and virgin coconut oil 3 times a day. Malaking tulong sa iyon. Gawin mo yon, Shell, no? Gawin mo na agad ngayon. Kung makaka-avail ka agad ng produkto, makapamili ka ng mga sinabi ko, gawin mo siya. Ang cleansing natin, 3 buwan. Yung supplement natin, ituloy mo ng 3 buwan. 3 buwan yon. Nakikita mo. May awa ang Diyos, yung 3 buwang sunod-sunod na yan, magkakaroon ka ng maayos na menstruation mo, no, dire-diretso na 'yon, no? Magkakaroon na ng balance 'yan, mababalanse na natin. Sa simula, huwag kang magtaka pag may masakit, masakit ang puson sa simulang pagme-menstruation mo kasi kinokorek natin, healing process ang tawag doon, no? Kumbaga, inaayos nating mabuti. Pero mawawala naman 'yon, ang healing process naman tumatagal lang 'yan ng mga 3-4 na araw. So yon ang sagot ko sa iyo, Shell, no? Sana nakuha mo ang aking sagot sa iyo. So watching from Bukidnon si Dress ni Bender. Hello sa inyo mga taga Bukidnon, no? Si may tanong dito si Rogelio Martinez. Ito tinitingnan ko dito sa aking cellphone. Naka-monitor po ako sa cellphone habang naka-video. Yan, ganda, no? Coach, ang mainam na food supplement na bababa ang hemoglobin at dinadialysis, babae siya, coach, mahina na rin ang kidney niya. Rogelio, makinig kang mabuti. Pag ang usapin natin hemoglobin, walang iba dyan kundi Crypto Organic o kaya wheatgrass and barley. Mamimili ka.
pwede ka magpainom ng Crypto Organic 444 o kaya 222 na wheatgrass and barley. Tandaan nyo, napakaganda nun para sa hemoglobin, red blood cells, white blood cells, no? Sa platelets, sobrang ganda nun. Nung Crypto Organic, saka wheatgrass and barley. No? At mahina ang kidney niya, bigyan mo na ng Santa 8 berries 2 times a day. Yan ang pwede mong mai-recommenda. So, ulitin ko, no? Ano nga pangalan mo? Si Rogelio Martinez. Mamili ka, Crypto Organic 444 o kaya wheatgrass and barley 222. Yun ang papainom mo. Tapos mahina ang kidney. Ang lagi nating binibigay sa mahina ang kidney, eh, Santa 8 berries 2 times a day o kaya acai berry 2 times a day, 30 ml. Sana nakuha mo ang sagot ko sa iyo, Rogelio Martinez. So, ito pa, no? Sagutin natin to from Kuwait. Ito. Buti nakuha ko yung tanong nito, no? Sa mga hindi ko po nababasa, pasensya na ho kayo kasi tuloy-tuloy po ang pasok dito sa cellphone. Kung ano po yung nakikita kong naunang nagtanong, eh, yun po yung nababasa ko. Huwag pong lasama ang loob ninyo, mga kababayan, pag hindi ko po nakita kasi... hindi ko po din na tawag dito na i-scroll na sunod-sunod kasi po sunod-sunod ang pasok, pero sabot po ng aking makakaya binabasa ko naman po lahat. Huwag po kayong mag-alala. So Elma Darisan, ito from Kuwait, no? Morning po coach, tanong ko lang po kung may products po ba ng uno dito sa Kuwait. Kuwait, Saudi na naman to. Gusto ko po sanang mag-take ng supplement. May package po ako dyan sa Pilipinas pero di pa po pinapadala dito. So ganito po, makipag-ugnayan po kayo doon sa taong na inyong nakausap regarding po sa product nyo, no? Ano po ba ang napag-usapan nyo? Padadala po ba yan dito sa pamilya nyo dito o dyan sa Kuwait? Kasi meron po tayong brand sa Dubai. Mas malapit po kung sa Dubai manggagaling eh. I suggest po, i-advise ko po kayo ngayon sa ating customer care. IT, maganda, ma-link natin tong si Elma sa customer care para ma-advise kung saan ba pinakamalapit na makakuha siya ng mga product. So Elma, unang-unang gawin nyo po para sa coordination, yung upline nyo, no? Meron po kayong upline na pwedeng mag-coordinate sa inyo through customer care, uno customer care. Kung paano po yung sa regarding sa delivery ng product ninyo o kung paano kayo makaka-avail. Ako, advice ko, mag-avail kayo sa Dubai kasi kung sa Pilipinas pa manggagaling, eh masyadong malayo. At least yung Dubai, ilang oras na lang nasa inyo na. Kapag Pilipinas pa, tas Kuwait yan, Saudi, eh alam ko sa aeroplano, 10 oras from Philippines to Kuwait. 10 oras nga yata. So malayo. So Elma, coordinate with your sponsor para ano, sa ngayon hindi kita maia-assist kasi nagla-live tayo, pero ang pinakamaganda, Elma, mag-message ka sa messenger sa sponsor mo, tapos usap kayo paano ba kayo magkakaroon ng magandang coordination. Yon. Tapos kung gusto mo para diretso ka sa customer care, meron tayong Facebook dyan, Uno Unlimited Network of Opportunities International Corporation official site sa Facebook, no? Pwede kang mag-message doon through Messenger, no? I-type mo yung concern mo, tapos may magre-reply sa iyo doon yung customer care. So maraming salamat sa iyo, Elma Darisan. So yon. So madali lang naman makipag-coordinate ngayon kasi ang Facebook naman, ang Messenger naman is open yan 24 hours. So yon, sana nakuha mo ang aking sagot, no? Shell Moreno, paulit nga po uli coach yung cleansing. Naku Shell, no? Pinakamaganda ulitin mo sa video. Mamaya maubos oras natin. No, sa video, may video ba? Naka-video to, naka-post to. I-rewind mo lang. Yun, para huwag mo na paulit sa akin. Pwede mo namang i-review mamaya yung video na to. Salamat, no? Lenny Marmes, no? Lenny Q. Marmes. Coach, ano pong magandang ipainom sa namamanhid mga daliri sa kamay? Parang tinutusok daw ng karayom, may daliri na. Nako, alam mo, yung mga ganyan, no? Nakakaedad lalo na. Eh, talagang sasakit-sakit yung mga daliri na yan. Arthritis yan. Mataas ang uric acid sa dugo, no?
Ano pinakamaganda dyan? Wheatgrass and barley o kaya crypto organic? Tandaan nyo, ba't ako nag-a-advise ng either wheatgrass or crypto? Halos pareho sila eh. May maganda po silang similarity, yung vitamin B complex, parehong maganda. No? Vitamin B1, tandaan nyo, makinig kayo mabuti. Vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, yung 1612 na tinatawag. Napakayaman ng crypto organic tsaka ng wheatgrass and barley dyan. Para saan ba yung 1612, yung vitamin B complex? Para dyan, sa pamamanhid ng daliri, ng pamamanhid ng braso, yan, mga, yung mga 40s and above, nakakaranas na ng ganyan. Kaya, naku po, pagka nararanasan nyo na yan, dapat lagi na po kayong nagtitake ng crypto organic o kaya po ng wheatgrass and barley. Cherisa, thank you Sir Jericho sa pag-share. Salamat din sa inyo sa panonood. Salamat po. Rogelio Martinez, salamat Coach Jericho. Nakita niya, nakuha niya sagot. Salamat sa Diyos. Nakuha ni Rogelio Martinez ang sagot natin. No, basa pa tayo. No, ito, ito sa ilalim. Hanap tayo sa ilalim. Ayan, yung mga kachuchunin lang. Kuha tayo si Raylin Lutero. Hello Coach, naku po. Ano ang magandang gamot sa ubo with plema? No, naku. Ubo with plem, una zinc with vitamin D. 2 times a day. Makinig ka mabuti, no? Importante 'to, Raylin, napakahalaga nito. Zinc with vitamin D 2 times a day. Ultima C 211. Crypto organic 444. At virgin coconut oil, 3 times a day. Nagpeplema na, inuubo na. Delikado sa panahon ngayon yung ganyang kondisyon. Kaya nga kung makikita nyo, nasa harapan ng screen yung 4 na binanggit ko. Sino ba yung nagtanong? Raylin, 4. Ultima, 211. Crypto organic, 444. Zinc with vitamin D, 2 times a day. Virgin coconut oil. Tapos inom kayo ng palagi ng orange juice. No? Kain ka ng kain ng mga oranges, kain ka ng kain para pagkaganyan Raylin Lutero at nangyayari sa iyan, nuubo ka ng may plema, prone tayo sa panahon ng COVID-19 ngayon, importante na dapat mawala yung ubo mo. Para mawala agad yan, no? Para malabas mo lahat ng plema mo, gumanhawa na pakiramdam mo, yung advice ko ay sundin mo, Raylin Lutero. So yun, watching from Calamba, Conquerors, Ton Villesa Marco II. Hello sa inyo, Ton. Oh. Hello sa mga taga-Calamba. Stay safe kayo dyan. Mag-iingat kayo palagi. No? Thank you sa iyo, Lerma Marves. Nakuha niya ang sagot ko. No? From Cavite, si Alexandra Pedeglorio. Hello sa inyo lahat. At maraming pang iba. So yun, mga kauno. Grabe, no? Siguro mahigit 20 yung ating nasagot na tanong ngayong araw na itong Biyernes na to. Ang ganda pa ng topic natin, yung symptoms ng bato sa abdo. Paano ba ito maiiwasan? At kung meron ka na, ano ba yung mga gagawin natin? Eh, panoorin nilang po ulit yung video na to. Mga kauna, dumako na naman tayo ngayon sa oras na kailangan na huulit nating magpaalam sa isa't isa dahil naubos na naman po ang ating oras, no? At ako po ay okay, mag-alala. Habang tayo may pagkakataon, may lakas, may oras tayo na kaloob ng Diyos, akin pong ibabahagi sa inyo yung aking panahon para po matulungan ko kayo sa abot po ng aking makakaya. Sa kaalaman po na meron ako regarding sa nutrition, sa tulong ng mga produkto ng Uno na nagbibigay palagi ng total wellness solution, disiplina everyday, tamang pagkain, no? Manalangin tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo palagi na sa kabila ng may pandemya ay hindi tayo nakakasakit, no? So mag-iingat po kayo palagi, no? Akin pong panalangin na ang inyong kaligtasan sa nangyayari po sa paligid natin. At makakaasa kayo, inuulit ko, alas 3 ng hapon tuwing Wednesday at Friday magkikita-kita po tayo dito sa Facebook Live. Huwag po kayo magsasawa, no? Huwag po tayo magsawang gumawa ng mabuti. Invite po natin ang lahat ng ating kakilala. Makikinig lang naman sila dito. Wala namang bayad to. Libre naman ito. Na ginagawa ang servisyo ng Uno. So muli, no? Ako po ang inyong lingkod.
Ako po ang inyong nutritionist, Jericho Mendoza. No? To God be the glory.